What's up mga ka-DY6? Good day mga ma'am, sir. Welcome to Boss Dauro TV. Nandito na naman po ulit ako para mag-share sa inyo ng konting tips, idea at konting kaalaman patungkol sa ating DY6 scooter. At kung bago ka sa aking channel, ay mag-subscribe ka na and hit the notification bell para ma-update ka sa ating mga bagong videos. Nakaranas ka na ba ng overflow? Di alam kung bakit. Ngayon po ay i-share ko sa inyo kung ano ang cause ng overflow ng ating karburador. Kaya please watch this video. Mga ka-GY6, ang i-share ko ngayon sa inyo ay kung ano ang cause ng pag-overflow ng ating karburador. May isa kasi sa ating mga nakaka-experience nito at nagtataka bakit nag-overflow ang kanilang karburador. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga dahilan ng pag-overflow. Isa sa dahilan ng pag-overflow is yung gasket. Napapansin nyo naman, pag nag-overflow yung gasolina nyo, makikita nyo dito lumalabas. Yan. Ibig sabihin yan, may problema na yung gasket nyo. Sa natin. Yan. Ito po ang nagiging problema. Kadalasan po, nasisira po ito dahil sa pagbukas-sara ng karburador. Kasi, ang mangyayari niyan, kakabukas-sara mo, higpit, bukas-sara, higpit, napipit-pit po itong gasket natin. Napipit-pit po yan. Hanggang sa pag napit-pit na yan, mangyayari niyan, papantayin na lang yan sa karburador. Kaya ang mangyayari niyan, pag nakasarado yan, dito na po lalabas yung gasolina. Pag nagkalaman po yan, ganun po ang nangyayari. Kaya ang mga gagawin niyo po dito, pag nasira po yung gasket niyo, is bibili kayo ng repair kit. Kung wala naman kayong pambiling repair kit, lalagyan nyo siya ng gasket maker dito, sa gilid lang. Huwag nyo pupunan dito, huwag nyo papapawin dyan. Kasi magbabara sa karburador nyo yung gasket eh. Tsaka bibilin yung gasket, yung magandang klase. Sa auto supply kayo bumili ng gasket. Kasi ibang klase ang gasket ng auto supply. Kesa yung mga binibenta ngayon na parang Colgate. Hindi maganda yun eh. Hindi masyadong madikit. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-overflow ang ating karburador. Lumalabas po siya dyan sa gilid. Yan, lalabas yan dyan. Pangalawa po, sa isa pangalawang dahilan naman kung bakit nag-overflow yung ating karburador is minsan barado ang ating jettings. Barado dito. Kasi dito galing gasolina eh. Dito pala galing gasolina. Dito papasok yung mga gas. Ngayon, pag barado yan, mapupuno ng gasolina ngayon yan. Mangyayari, mag-overflow. Kaya isa sa mga dahilan, kailangan lilinisin nyo po yung mga jettings nyo. Siguraduhin nyo po laging malinis. Silipin nyo po yung butas. Taas nyo po sa liwanag. Makikita nyo po may butas na maliit dito sa gitna.
Makikita nyo, pag wala kayong makitang liwanag, ibig sabihin, barado yan. Kaya kailangan linisin nyo po yan. Meron po kayong air compressor, bugaan nyo po ng air compressor dito, ng hangin, bugaan nyo ng hangin dito, para lumabas yung mga bara-bara. Pati yung maliliit po dito na butas, sprayan nyo po ng hangin. Wala naman kayong pang spray, is ang ginagawa, iniipan. Iipan mo ng malakas. Para lumabas yung dumi. Yung iba naman, ginagamitan ng string ng gitara o kaya manipis na mga alambre, manipis na manipis. Susuksok nila yun dyan. Lalabas dito. Alisin yung mga dumi. Yan po ang paglilinis ng jettings. Iwasan po natin mabarahan yan para hindi tayo makaranas ng overflow. Pati itong isa, linisin nyo na rin yan. Parehas nyo linisin. Para makasigurado kayo. Ngayon naman po, yung pinaka talagang sanhi ng overflow is minsan, nag-i-stack up po ang float valve. Yan. Dito po talaga ang ano, number one problema ng overflow. Dito sa maliit na to. Kita nyo yan, yung maliit na yan. Check nyo yan. Yan, nahulog. Ito po, check nyo rin yan. Bubugahan nyo yan ng hangin. Kasi kailangan huwag magbabara yan. Tsaka itong maliit na to. Itong matulis na to. Check nyo yan. Kailangan walang tama yan. Kasi once na masira yan, hindi na po magsasara yung pagpasok ng gasolina. Lagi na po yan bukas. Pag lagi yan bukas, dire-diretso ang pasok ng gasolina. Mag-o-overflow po ang ating carburetor. Experience ko na po din po yan. Naglinis akong carburetor. After mga ilang minuto, ginamit ko yung motor, nagulat ako, may gasolina. Lumabas dito, pamunta doon sa airbox. Tataka ko, may umaagos na gasolina doon sa airbox. Yung pala, nagka-problema ako dito sa may valve float. Ito po ang valve float. Tandaan nyo, pag mag-overflow yung motor nyo, sa airbox lumabas, number one yung i-check, ito. Yung valve float. Kaya, itong floater, kailangan naglalaro yan. Kailangan naglalaro yan sa ano. Kasi pag hindi yan gumalaw, magkakaproblema po kayo dyan sa ano, sa gasolina. Lalabas po yan. Lalabas po yan ng kusa. May nabasa ako sa group na sabi niya, bakit kaya nag-overflow yung carburetor ko? May lumalabas na gasolina dun sa airbox ko. Kakalinis ko lang ng carburetor. Explanation ko po dun sa ganung problema is hindi niya nailagay ng maayos itong floater at ang valve float. Kaya nagkaroon ng overflow papunta sa airbox niya. Yun po ang kadalasang issue niyan pagka nag-overflow papuntang airbox. Kahit bagong linis yan, basta hindi maayos ang pagkakalagay nitong floater at float valve, mag-overflow po yan. Kailangan po, lagi niyong tatandaan na kailangan maayos yung pagkakalagay niyo ng float valve at ng floater. Kailangan naglalaro. Yan. Kasi once na mapuno ng dito lalabas yung gasolina, naka-open yan, pag umangat po ito, isasarado niya po yung pagpasok ng gasolina. Yan po ang ginagawa niyan. Kaya once na magka-problema kayo dyan, hindi sumara yan, overflow ang mangyayari. Kaya ganun po yun.
check nyo po ang tatandaan nyo. Ang mga lagi nyo pong tatandaan is check ang gasket kung maayos pa, kung lumalapat pa dito sa may carb natin. Check din ang mga jettings kung barado. At ang pinaka number one check nyo is yung floater at float valve. Kasi yan po yung nagsusupply ng gasolina sa atin. Yan po yung nagbibigay. Lagi nyo pong tatandaan yan. Okay, ngayon po ay alam nyo na kung bakit nag-overflow ang ating carburetor. Kaya dapat nyo pong check ang mga parts na ito. Check nyo po ang inyong jettings, ang gasket, ang floater, at ang float valve. Para malaman nyo po kung ano ang dahilan ng pag-overflow ng inyong carburetor. Kaya hanggang dito na lang po. Sana po ay nakatulong sa inyo itong video natin. Kung kayo ay bago sa akin channel, hit the notification bell. Subscribe, like and share Boss Dauro TV. Nandito na lang po. Ride safe po sa inyong lahat. At bye.